kung narinig pa yung ayun. Teacher natin sa science, oh, wala niya, sabi niya, shit, graduate to. Hey, it's Kat. Welcome to The House of Us, a podcast where I, along with Sai, Pat, and Reg, just a couple of good friends from different walks of life, answer the question of, how do you feel? With just about everything under the sun. Join us as we share our insights and feelings toward the various issues we are facing today. We hope you enjoy. Oh, and while you're at it, don't forget to bring snacks. So, how are you doing today? Welcome to the House of Us. Sawadika. I am Patrick. Hi, this is Kat. Welcome to another episode of the House of Us, Quarantine Edition. Yes. Opo, mga kaibigan, dalawa lang po kami ni Kathleen na nandito ngayon. Ang aming mga kaibigan ay may kanya-kanya po pinakakaabalahan. Oo, di ba? Shout out. Ito yun pala yung shout out ko. Shout out kay B, Reggie, fighting. Yes. Sai, fighting. Fighting. Mm, kaya natin yan. Kumusta ka naman, Kat? How's your week? Work from home ka pa din? Yes. Hindi ka pa rin lumuluwas? Hindi pa. Wait lang. Anong name ng company mo? Dapat i-expose ka na sa labas, Kat. Hindi pwedeng ganyan. Hindi no. Pwedeng kami lang. Grabe. Work from home pa din. Mm-mm. Yun. Grabe. From home pa rin. So, ayun. I mean, work-wise, okay pa naman. Pero hindi ko alam. Feeling ko may, ano, I have a PMS. You know that. PMS? Post-menstrual? Charing. Pre-menstrual syndrome. Ano yun? Elaborate, enlighten me. I mean, yung parang, ano, yung, hindi ko alam kung paano i-explain ng like yung scientific something. Pero parang and yun yung mga, meron kang certain na mararamdaman like mood swings, laziness, everything, craving for something. Pag medyo malapit ka ng ano, Oo, tapos hindi mo na maintindihan yung sarili mo minsan. Okay. Ako din minsan may ganyan ako. Pag gutom ako. Lahat naman. Talagang wala. Talagang yung mood swings ko pag kunyari gutom ako, lahat masasapak ko. Pero tama, diba? Ganun din. Oh. Pero lumalabas ka. Lumalabas? Ng bahay. Ng bahay? Hindi. As much as possible. Totoo? Yes, as much as possible, ayoko talaga, hindi talaga. So, unless na kailangan kong lumabas. Kailan ka rin lumabas? Makalimutan ka ni? Wala, pero quarantine yun. Oo. Within quarantine naman. Ah, guess. Kasi pag-usapan natin ito ko sa cabin fever. Ooh. Have you heard of cabin fever? Can you like explain sa ating mga... Mananood at siyempre dahil ako yung host ngayon, nag-research ulit ako. Yes! Kasi hindi ko naman siya alam yung term na cabin fever. Kasi pag sinabing cabin, parang ang naisip ko agad yung mga movie, yung mga The Cabin. Ganon, yung mga nakakatakot. Ano, mga horror? Oo, horror. Yung mga pinapatay sa cabin. Yun. Tapos hindi nag-research ako. Tapos, a disclaimer lang po, lahat po nang sasabihin ko halos ngayon ay galing sa CNN. Yes. CNN, yeah. May kasi si Christian Rogers ng CNN, gumawa siya ng article. International siya, hindi siya CNN Philippines. CNN International. Sabi niya, do I have cabin fever? What it is and how to cure it? Yung cure niya, ano tawag yun? Open and close quotation mark. Yes. Quotation mark ba yun? Uh-uh. Quotation mark. Hindi, syempre nag-search ako ngayon. Ako kasi, parang before, talagang wala akong idea sa kanya. Tapos narinig ko,
yung cabin, parang nakita ko sa Facebook tungkol sa cabin fever. Mm. And then sinearch ko, tapos ito yung lumabas kay Kristen. Sabi, nung 90s daw in North America, parang somehow dun daw nagsimula yung cabin fever. Kasi, yun yung someone na ina-isolate mo. Di ba pag sabing cabin sa mga movie, parang nasa woods ka, uh-uh, nasa malayo. Parang nasa middle kasi, of the forest, ganun. Yeah, di ba? Parang anlayo. Uh-uh. So, yun yung parang term kasi isolated ka. Lalo na daw sa Amerika, sa mga bandang North America na pag winter, kailangan nasa bahay ka lang. Mm-hmm. Yung parang na-experience natin ngayon, quarantine season. Mm-hmm. So, ganun. So, yun nga. Kaya pala, kasi di ba ang cabin naman, hindi mo naman siya makikita ng dyan-dyan lang sa tabi-tabi kasi usually yung tawag yung house. Diba? Pag, diba? Ang pangit naman pag ang tawag sa house mo, cabin, sabi parang ang layo, diba? So, ayun, ganun pala. Kaya pala cabin, isang term siya for malayo. Mm-hmm. So, ang cabin fever, wow, talaga. Shout out po kay Ma'am Kristen Rogers of CNN. Thank you so much for this, ano, for this article. Hindi, sabi naman, yun yung feeling mo, yung cabin fever, pag nakaka-feel ka na nung parang ang tagal mo nang isolated sa bahay. Mm. Which is, sabi ko nga, yung nararamdaman ng karamihan sa atin ngayon dahil quarantine season. Ikaw ba nararamdaman mo na to o okay lang sa'yo? Hindi, never. Ewan ko, kasi siguro dahil homebody ako. So parang okay lang sa akin na nakakulong sa bahay, na nakakulong sa isang space. Mm-hmm. Ayun, na and kasi dami rin naman ano eh, parang napagkakaabalahan. So hindi mo na feel na ako, hindi ko na feel na nakakulong ako. So, masasabi mo bang introvert ka? Yes, I am. Proud to be introvert. Oo, totoo. Sabi kasi dun sa article, more or less mga extrovert yung maapektuhan ng cabin fever. Mm-mm. Yeah. Eh ako, alam ko naman, extrovert naman ako. Pero siguro introvert din ako. Parang dual citizen. In the middle. Ano? Oo. Paano? Kasi alam mo yung parang may time gustong-gusto mo na kikisalamuhan sa iba. Mm. May time naman wala kang gustong kausapin. Gusto ko naka-phone ka. Kaya nagbabasa ka kung ano mang book yung kinaagitan ko. Let's say, ganun. Hindi ako yung sobra talaga na parang pag nasa loob ako ng bahay, parang, shucks, gusto ko lumabas. Hindi naman ganon. I mean, gala din ako. Pero, nasa lugar naman siya. Actually, lumalabas lang ako ng bahay pag no weekends na kumari, magkakape tayo. Yung ganon lang. Uh-uh. Lalo na yung bago mag-lockdown. Kasi, bago tayo mag-quarantine, parang mga 7 months ako hindi nag-work. Uh-uh. Tapos nag-work lang ako nitong January, mm-mm, February, tapos March nagkaroon na ng COVID, di ba? So nasanay na din ako na nasa loob lang ako ng bahay, ganun. Kasi parang ganoon yung naging routine ko dati, di ba pa nakikita tayo sa mga coffee shop? Yes. Parang 1 week ako nasa loob ng bahay, tapos wala, chill-chill lang. Tapos yun yung ilook forward ko yung every weekend na magkakape, ganun. So parang okay lang kahit maganito. Hindi pa ako masyado nakakaramdam ng cabin fever. Tapos yun nga, sakto naman, ano, di ba yung schedule namin sa office? Mm-hmm. 1 week sa office, 1 week sa work from home. So, nakakalabas na rin ako. Oo, yun nga. So, parang... Diba? Naputol na yung ano ko. Yung kasi di ba, halos 3 months ba yung 2 months? Na talagang walang labasan. Oo, mga ganon. 2 to 3 diba? Months. March, tapos June na ulit. Mm-mm. Eh, yun nga. Hindi naman masyadong gala, pero... Ano tawag dito? Ako kasi nag-grocery sa amin. Ah, ikaw? Okay. Oo. kahit nung medyo ECQ pa siya, medyo malalapay. So, ikaw ang ally? Ako ang ally lagi. Weekly ally. Kasi yung tatay ko, pang wet market, pang public market, gano'n. Tapos ako naman, pang grocery. So, dalawa kami ang ally. So, yun nakakalabas pa din naman ako. Uh-uh. Diba? Tapos, so, tungkol naman sa cabin fever, di ba kasi naging fever, sakit siya? Yes. Sakit ba yun? Sorry, sakit fever. Fever. Yeah, ano, lagnat? Oo, lagnat. Fever. Yeah. Pero sabi naman dun sa article ng CNN nga na, sabi ni Dr. Vail Wright, psychologist, wow. Ooh. Sabi niya, hindi naman daw, walang official definition ang
cabin fever. Kasi hindi din naman siya psychological disorder. Uh-huh. Yeah, so parang if ever na maging, let's say, talagang psychological disorder siya, dun pa lang siya magkakaroon ng talagang definition niya. Pero sa ngayon, parang, let's say, yun nga, isolated ka, tapos you feel na naiirita ka na, bored ka na, tapos parang feeling hopeless. Bakit? Kasi diba when you're isolated, like yung sa atin ngayon, sa quarantine, usually yung mga talagang, ano bang tawag doon? Yung, let's say, ano bang tawag doon? Yung medyo hindi siya mentally stable na tao. I mean, medyo hirap. Mm-hmm. Di ba? Parang hopeless siya in a way na parang kailan ba ito matatapos? Which is feeling ko lahat naman tayo yung iniisip. Di ba? Na parang kailan ba matatapos kung COVID? Kailan ba ulit tayo makakalabas ng walang mask? Mm-hmm. Yun nga lang, minsan kasi, pag may cabin fever ka na, medyo mas malala na siya. Yung hopelessness na nararamdaman mo. Ganun. Tsaka yung difficulty in concentrating. Oh. Yung parang gigising ka na lang, tapos may gusto kong gawin, tapos medyo wala ka sa mood na gawin yun. Parang malayo yung tinatakbo ng kanilang isip, gano'n. Mm-hmm. Sa atin kasi, sa case mo, let's say sa'yo, di ba nag-work from home ka? Yes po. So alam mo na pagkagising mo, mag-work from home ka na, di ba? Yes. Mm-hmm. Kaso yung iba, wala talaga. Parang wala silang gagawin. Walang routine. Mm-mm. Eh tayo, di ba, routine, gising, work from home, kain, yung ganon. Uh-uh. Di ba? So, pero din sa, yes. Ano ba, alam ba natin kung sino yung parang nagpauso nung cabin fever? Kung sino yung unang nag-connotate ng term? Wala. Ah, wala. Pero, parang naging term lang siya nung early 1900s pa siya. Oh, matagal na din, ha? Oo. Parang yun nga, yun lang yung term nila for isolated persons. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi diba, yun nga, sabi ko, pag winter, hindi sila pwedeng lumabas. Eh, ilang months ang winter, diba? Wala talagang labas. So, may ano ako dito, Kat. Mm. Kabahan ka na. May quiz ako dito. Hello! Di naman, hindi pala siya quiz. Ano lang. Meron siyang 6 ways on how to cope up with cabin fever. Name those 6, Kat. Grabe. Hindi ka nag-review. Kat. 6 lang yon. 6 lang to, Kat. Sige, pag nagbigay ka ng isa. 6, ano ulit yung tanong? 6 ways to... 6 ways to cope up with cabin fever. Pick up a hobby. Sige, makapagbigay ka ng... Hindi magbigay ka ng... Oh, ang galing! Ah, yeah! Ay, ano ba? Hindi, actually... ano yun eh? Pasok siya dito. Dito sa... Ang number 1 is establish a routine. Yes. Eto, may explanation to doon na, pero hindi ko siya explain. Gusto ko, bigay ka ng idea mo. Establish a routine? Yeah. Like, parang ano, gawa kang daily schedule mo. Like, tama ba ako? Oo, ganun. Gaganun yun sa nakita eh. Gaganun yun sa nakita eh. So, ayun. Yeah. Totoo yun. Tama yung daily schedule. Kasi parang isa nga sa pag-cope, parang para magkapag-cope up ka ng sa cabin fever is dapat may something na lulu-look forward to every day, di ba? True. Kasi sabi nga nila, kung gigising ka lang, tapos gising mo, okay, gising ka na. Mm-hmm. So, wala kang gagawin. Mm-hmm. Doon, mas madami kang maisip na, oh, naku, okay lang ba ito matatapos? Yung ganun, yung mm-hmm. mas marami kang time na medyo mag-isip negatively. Mm-mm. Kesa dun sa, pag meron kang routine, alam mo na, pagkagising ko, maghihilamos na ako, tapos maglalagay ako ng sunblock kahit hindi ako alis ng bahay, gano'n. Tapos, mag-work from home na ako, yung ganyan. Kung wala ka namang work from home, tapos student ka, dapat, let's say, 9 or 10 a.m.,
magbabasa ka ng libro, yes. May time ka for social media, maglalaro ka, yung ganun. Para hindi siya, pag uncertain ka kasi sa gagawin mo sa isang araw, uncertain ka rin sa mga gagawin mo sa mga susunod na araw. True. And number two, ito very na-uso to today, this Ooh. Quarantine season. Mix up your space a bit. Mag-redecorate ka, mag-ano. Diba ngayon, grabe. Mm-mm. Anong tawag doon yung pinagkaka-addy ka ng mga tao ngayon? Yung mga plants? Ah, hindi ko alam. Kathleen. Sabi ko sa'yo, mag-Facebook ka eh. Hindi kasi ako. Ano yun? Mga, ano, may term pa nga eh, quarantanim? Quarantanim? Quarantanim. Ang witty, di ba? Yes, yes. Kasi ang daming ano, ang daming nahilig ngayon mag-plant. Like sa mga ano nila, garden space, backyard. Yeah, o garden space. Tapos, yung iba, bumibili talaga sila ng mga parang mga nakapasuna na iba't ibang klase ng plants. Tapos, nire-redecorate sila ng bahay nila. Parang pagmasok ka, ang fresh, ganun. Mm. Di ba? Yung mga nanay mo, hindi mahilig sa ganun. Si Lola ko. Siya yung mahilig magtanim. Siya yung mahilig sa halaman talaga. So, yun yung front yard. Yes, front yard. Hindi front yard. Wala kang yard. Front club. Ayun, yung labas kasi parang ni landscaping siya. Di ba nakapunta ka na sa amin? So, nakikita mo na yun. Yeah. Sa may garage. Siya wala nag-ayos nun. Ah, oo. Ayun siya. Parang ano kasi, parang naging form daw yun ng somehow sa iba ng therapy. Yes. Noong una kasi hindi ko yun, I mean, hindi kasi ako plant lover. Oh, okay. Oo. Yung mga magulang ko lang yung mahilig bumili ng mga plants, ganyan. Tapos, parang normal na siya sa amin, ang daming plants sa labas, ganyan. Tapos nagulat ako, ang dami na rin nagkakaroon ng online business na gano'n. Plants? Nagbebenta sila, oo, ng plants. Oh. alam mo yung sa giginto, hindi? Oo, yung daming diba? Ano doon. Daming bilihan, di ba? Dati, pag pumunta kami doon, halos kabilang yung tao. Mm. Ngayon, may one time na nag-tripan pumunta doon nila ina, nila ama. Mm. Sobrang dami daw ng tao. As in, ang daming nakapark doon sa gilid ng highway. Oh. Excuse me. Kasi yung iba ata, ginagawa is kukuha doon. Tapos ibenta. Tapos, yeah, i-resell nila online. Mm. Bibili sila nung, kasi di ba yung nandun, wala naman sa pot yun eh. Mm. Bibili sila nung magagandang pot. Mm. Tapos yun yung i-online selling nila. Which is sobrang pumatok. Grabe. Oo. Kahit yung mga artista ata ngayon, yun yung pinagkakabala. Ibig sabihin, ang dami din nilang ano, space. Like, pwedeng pagtaniman, di ba? Actually, ano siya? ang ginagawa ng iba? Hanging hindi. Kahit maliit siya maliit. Tapos maliit yung parang, let's say, cactus naman siya. Basta ihihilera nila dyan. Like for table something. Cool. Oo, ganun. Yung iba nga, parang may nakita. Kung di ba mo si Brett, kilala mo si Brett Manila, di ba? Yes. May part siya ng sala niya na parang gubat na siya. Oo, ang lala. Puro siya quarantanim. Pero kung okay, maganda now, na. Yes. Maganda naman siya. Maayos diba? Naman siya. Yun nga lang parang, pero okay din siya sa mga ano nabasa ko. Sa mga taong katira sa condo. Ooh. Yung, di ba nasa parang space pa lang, condo lang. Oo. Nasa loob siya ng ano nila, ng unit nila. Kasi di ba usually, let's say, yung condo is isang high-rise lang siya na building. Mm. Di ba, ano, wala naman kayo ng space doon na pwede kayo mag-jog or mag-ano. Usually, pag condo, gym na agad, di ba? Mm. Wala ka na nung parang mag-breathe ka ng fresh air, gano'n. Mm. Kaya yung mga ibang naka-condo, naglalagay ng gano'n para saan ka mag-produce ng oxygen. Oxygen! Through through ano yan? Hi. She's, thesis yung dulo ng, di ba? Thesis? Yung pag-iaraw. Photosynthesis! Photosynthesis. Photosynthesis, yeah. Photosynthesis is the process in which
the energy from the sun is transmitted to the plant and it produces oxygen. Ano ba yan? Oo, kung narinig tayo ngayon ay, yung teacher natin sa science, oh, wala na, sabi. Shit, graduate to. Number three, which is, I think, one of the hardest part, hardest thing to do, stay physically active. As, ano pala, stay physically and mentally active. Mentally active. Okay, okay. Mm-hmm. Physically active ka, bakit? Yeah. Oh, paano, hindi ko, hindi ko, hindi, bae, ako kasi, I try to, like, every day, or every other day na mag-workout for 15 to 20 minutes. So, ganun yung parang after work, ganun yung ginagawa ko. So, yun. So, kaya palang sexy mo ka. Hello! 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 Ako nawala na nga, sa amin. Alin? Bizarre. Alin? Kasi ako naman, shout out to my mother. Kasi di ba, magka-work kami ng nanay ko. Apo. Tapos di ba, may scheduling kami. Mm-hmm. Sakto, ako yung week one, siya yung week two. Kasi samantalang nung quarantine, every afternoon naglalakad kami 30 minutes. Ah. Oo. Eh, syempre, dahil week one ako, wala na siyang kasama, tatama rin siya. Mm-hmm. Tapos week two ako, week two naman siya, wala na rin kasama maglakad. Hindi ako nakakapag-ano. Ay! Walang motivation. Oo. Mm-hmm. Hindi mo kaya, ba kayang like maglakad na ikaw lang mag-isa? Kasi parang feel ko, alam mo yun, may mga aso. Unlike pag inani ko nandiyan, I feel protected. Inamin ko lang na hindi ako physically active ngayon. Parang nag-aamay yung cellphone. Nagkaka-cellphone mo yan. So, physically active tsaka mentally active. Feeling ko naman mentally active naman tayo kahit paano. Medyo bawas-bawasan. Feeling ko kailangan siya medyo bawas-bawasan. Yung pagiging mentally active? No. Yung paggamit mo ng social media. Kasi parang nakakabobo siya minsan. Yes, true. Iba yung parang pagising mo, Facebook agad, Twitter, Instagram. Mm-hmm. Pero ang galing, no? Sobrang bilis ng oras pag nagsa-social media ka. Eh kasi, parang masasuck into ka dun sa mga kung ano-anong nangyayari sa mga buhay-buhay ng mga friends mo. Na nasa timeline mo. Tapos 30 minutes ka na, nakaganong ka na, no? Mm-mm. Kasi ganun ako minsan pag bago matulog eh. Lalo na pag may pasok. Mm-hmm. Sige, ano, kunwari, ano na, mag, parang 15 minutes na lang, 9 o'clock na. Kasi gusto ko ganun, 9 o'clock tulog. Facebook ako. Pagtingin ko, 9:30 na. Past bedtime na. Kakaloka. Hey, pero sabi nila, ano daw, parang masama daw yun na you use your phone before sleeping yet. Kaso ay, lahat naman tayo ginagawa yun. I like ko, parang it has something to do with... Ah, hindi ka antukin? Parang. And I feeling ko na kung bakit. Ano? Kasi according to a study, charing. Yes. Parang may nabasa lang ako dati na ano, yung sa eyes natin. Parang, kaya ako kahit, kaya it... May tumawag pa sa'yo, Kat? Hindi. Hindi ako. Kaya ako, itong salamin ko, meron tong anti-ano. Radiation something. Oo, UV ganun. Something. So, parang pag, kunwari, di ba yan? Nakikita ko yan. Nyari, background puti. Pag sinuot ko to, yellowish na siya. Ah, right. Oo, yung salamin ko rin ganun. Yun, ganun siya. May protection siya sa mga ano, sa screens. Yeah, sa screens, sa sunlight somehow. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos, siguro magandang ano, magandang tip yon para sa mga mahilig mag-phone bago matulog. Gawin nyo siyang night, ano yung tawag doon? Night mode ba yun? Mm-mm. Kasi yung ako color nyo mag-change din talaga, di ba? Yeah. Magiging lalo warm mga, yung tone. Yeah, warm ang tone and cool.
the eyes. Walang kwenta. Pinagsasabi ko, okay, number four. Ito, medyo naguluhan ako dito ka. Oh. Number four. Four and five. Actually, four and five. Hmm. Sabi nung number four, connect with others. Tapos? Ang number five, but find time to separate too. Ang gulo, di ba? Wait ha, ano to ah? For yung may cabin fever, di ba? Oo, connect tapos, with others. Connect with which others. Oo, di ba connect with others? Parang ginagawa natin, di ba? Ganyan, mga yan, friends. Ganyan. Kasi sabi din dun sa article, staying socially connected is very important these days, di ba? Kaso sabi ko, ano yung, but find time to separate to? I-separated to na lang, di ba? Eh, di, sige, ano, sabi ko, sige, babasahin ko ng mabuting article palalo. Sabi ko, sige, kahit na sabaw yung utak ko today, babasahin ko to. So, yun pala. Siyempre, kunwari, ikaw, kumusta kayo dyan sa bahay? Lahat kayo nandyan. Lahat kami nandito naman. Oo, kumusta? Okay naman. Like, pwede rin, okay naman. Hindi, okay. Ano? Ganon. I mean, na yun lang. Katulad pa rin naman ng dati. Na, ano lang. Nagkaroon lang ng parang extra time nga. Kasi nga, halos lahat, mas madalas na sa bahay kasi walang lumalabas. Ganon. Ayun. So yun, sabi dito sa ano, sabi dito sa article nga ng CNN, medyo dapat magkaroon ka rin ng time na mag-separate. Katulad kunwari, ako, family namin. Siyempre, di ba sabi nga meron tayong differences? Yes. And sometimes yung differences na yun yung parang medyo magkakaroon kayo ng hindi ba kakaintindihan. Kunwari, ako, ganito ako, yung kuya ko, ganyan. Mm-hmm. Mas dahil nga naka-isolate tayo, mas maraming time na magkakasama tayo sa bahay. Mm-hmm. Mas maraming time na nakikita ko na ikaw ah, ganyan ugali mo, humanda ka sa akin. Ganon. Nag-gets mo na? Gets ka naman. So, yun. So, parang sabi, ano, kung feeling mo medyo hindi na maganda yung, let's say, timpla nitong isa, medyo yung distansya amigo, ganon. Kasi nga naman, masyado din naman mahirap pagka lagi kayong kulong sa isang bahay. Tapos, syempre, magkakaiba tayong ugali, di ba? So, that doesn't necessarily mean na kailangan just every day kayo mag-bonding, gano'n. So, okay lang, find time. Kasi kung, kunwari, sabi ko nga, di ba, minsan ako extrovert ako, introvert ako minsan. Gusto ko, nasa loob lang ako ng kwarto, nakatapag yung aircon habang naka-brief chat. Yeah! Ang babo! Hindi, yung kunwari, ayan. Nakahiga ka lang, tapos nag-cellphone ka lang. So, parang yun yung time na it's me time. Ganun. Yes, true. Diyos ko, naitawid ko yun, Kat. Alam mo ba yung iniisip ko? Sabi ko, paano ba ito? Paano ba yung separate to? Hindi, kasi pero true. Six, kasi naman, parang kapag halos lagi din naman kayong like in each other's faces, parang minsan talaga basta magkikreate at magkikreate ng friction kasi nga sobrang parang oo, di ba? Then ako naman kasi kapag like dumating sa time na parang ayokong makipag-usap sa iba, sa kwarto lang din talaga ako. Ganun lang. Ganun lang, di ba? Yun nga ang mahirap. So, yun parang yun yung sabi ko. Imaginein mo parang nasa dorm ka. Diba, iba-ibang tao kasama mo. Let's say, dun sa room, iba-ibang tao. Mm-mm. Tapos, nagkikita lang naman kayo tuwing gabi. Mm-hmm. Let's say, ganon. Mm-hmm. Kasi iba-iba yung work nyo, tapos nasa isang room kayo kasi yun yung learning. Paano pag na-lockdown kayo ng ganon, no? Tapos, iba-iba yung ugali. Kasi siyempre, pag family mo naman, alam na na, ay, si Patrick, ano yan, umuubos ng karin yan. Kung gano'n, di ba pag pamilya, alam na. Mm-hmm. Oh, si Kathleen, bigabi na kumakanta yan. Pero pag ibang tao na yung kasama mo,
how can you survive, di ba? Mm-hmm. Just imagine, pa ilang buwan yun. Oo. Ba? Mm-hmm. And last but not, definitely not the least, feeling ko ito yung pinaka-importante. Embrace the discomfort. Ang lalim at... Oh. Ang lalim. Mm-hmm. Which is, sabi ko parang... Parang hindi ko kaya pang kayong explain to. Kaya agad minibigay ko sa inyo. Tamang wait, turo. Paano ko naman, wait, hindi ko alam kung paano ko ma-explain kasi hindi ako nakakaramdam ng discomfort ngayon. Mm-hmm. Diba? Para kasi yung ano lang. Actually, ginajoke ko lang kita, Kat. Prepared ako. Okay, so, yay! Actually, ano lang naman, sa simple terms is accept na lang natin yung fact yes. na talagang sanging ganito talaga tayo. Uh-uh. Diba? Wag, I mean, hindi ko naman parang, ano man tawag doon, hindi ko naman dinidisregard yung nararamdaman ng iba na malungkot sila, may mga araw na parang hopeless sila dahil nga sa pandemic. Valid yun yung nararamdaman nila na ganun. Kasi yun nga lang, medyo feeling ko toxic positivity man pakinggan. Pero wala tayong ibang magagawa kundi parang hope for better days to come. Parang ganun. Yes. Yun. So, i-accept na lang natin na sa ngayon, talagang wala. More or less, di ba sabi pa nga, pag umabot daw tayo ng 85,000 cases, EMECQ ulit tayo. Ah, talaga ba? Medyo yung restrictions niya is medyo, medyo malalang restrictions na naman. Mm-mm. Eh ngayon, nasa 78 na tayo. Ang bilis, no? Like, mm-mm. From June to July, yung bilis ng taas niya this month, July, diba? Grabe. Samantalang nung ECQ tayo, as in yung total lockdown, 200, 300, I think ngayon 2,000, tapos parang wala lang. Also, so, yun. So, yeah. Parang, kasi nasa ano din yung disiplina ng tao. Nakakalungkot na, parang dinideny pa rin nila yung fact na may virus. Mm-hmm. Ayun. So, parang, maraming, totoo naman, diba? Totoo naman din siya. Maraming ganun, maraming pasaway. Mm-hmm. Kasi yun din, siguro, ano lang din, parang ewan ko, parang babagsak pa rin siya sa government eh. For me. Kasi parang, yeah, pero true. Hindi naman magpupumilit lumabas yung tao kung meron sila sa bahay, di ba? Well, tayo sobrang blessed tayo kasi kahit nasa bahay tayo, meron tayong pagkukuhanan tayo. Mm-hmm. Kasi yung iba talagang wala, napipilitan nyo. Di ba sobrang lala ngayon? Feeling ko, kaya din dumadami yung cases kasi di ba walang, yung sa public transport, yes. Medyo hindi pa siya maayos. Oo. So, napipilitan yung mga tao na maglakad or makipagsiksikan sa mga bus stops, yung mga ganun. So, wala din. Talagang kakalat siya. And, yun nga, sabi nga, kung ibabalik tayo sa mas malalang restriction, more or less, yung mga nakaka-experience ng cabin fever, yung mas lalala ang cabin fever nila. Oo. No? Kasi feeling ko, katulad ngayon, sa mga malls. Yes. May mga malls na kahit hindi ka taga doon sa place na yun. Mm-hmm. Let's say, kunwari, Walter Mart, kunwari lang. Pag hindi ka taga Plaridel, hindi ka papapasok yun. Yeah. Pero parang ngayon, pwede na. Mm-hmm. Parang ganun. Mm-hmm. Siyempre, dahil lumawag na yung restrictions. Mm-hmm. Eh, paano pag bumalik ulit tayo doon sa parang kung hindi ka taga Plaridel, hindi ka pwede mag-Walter. O, diba? Paano yung ibang tao na pupunta ng Walter? So, very limited na naman yung galaw nila. Kahit like, actually galaw natin, diba? Oh, pero like, alam mo ba, yung unang provision ng ano, ng quarantine? Kasi parang... GCQ? Hindi, yung... ECQ? March, nung March. Letter E?
All letter no, E. Ay, ECQ. Tama ba? Oh, basta ba ganun? March, April, mga ganun. March 17, ganun. Basta yun, yung parang nag-start na rin yung parang town natin na parang, yun nga, pag hindi ka sa ganitong bayan, hindi ka makakapasok sa isang establishment. Ganun. Diba? Kasi parang, syempre, para yung contact tracing din as much as possible, mas mabilis. Mm-hmm. Yun, pero, kasi yung parang, kaya, kunwari, galing na sila dun sa parang establishment sa kanila na parang hindi available yung kailangan nila. Kaya sila lilipat sa iba, diba? But then, bawal sila. So, diba, eh, kailangan nila yun eh. Parang essential na yun. Katulad, kunwari, kapag gamot, syempre, kailangan mo yun, kailangan mo yung itake. Kapag pag ka nakatake, diba, parang, yun, yung medication mo yung maapektuhan, diba? So, yung well-being mo yung maapektuhan. So, ayun, yung iba, parang hindi tinitake into consideration na kahit papasukin na lang sandali, kahit dun lang sa ano na yon para makakuha lang nung kailangan niya. Kasi essential naman, di ba? Hindi naman sila pupunta sa, dadayo pa sa ibang lugar kung hindi talaga kailangan. So, ayun. Mm-hmm. Pero at least nga ngayon, nag-i-ease na yung restrictions. Kaso, feeling ko, alam mo, kunwari mabalik tayo dun sa parang ano ulit, stricter restrictions. Feeling ko, hindi ina-anticipate ng businesses yon. Feeling ko ang... You mean parang they don't mind kung... Hindi, parang... Ewan ko, hindi ko alam. Pero baka hindi nila ina-expect na yung ganun. So parang baka mag-back to before ulit na parang mabibigla sila na bakit. Diba? Mm-hmm. Like, by the time na magkaroon ulit ng ano, kunwari, ma-ECQ ulit. Ganun. Mm-mm. Diba? Parang ganun. So, sobra. Feeling ko lahat, ay, hindi ko alam kung magiging NCR-centric lang siya. I mean, hindi ko alam kung NCR lang yung mag-ECQ. So, super laki ng pinataas ng cases natin sa NCR. Kaya feeling ko, ano, medyo yung workforce, talagang ano, maapektuhan siya ng malaki. Yun talaga. Let's say, kunwari, ikaw, maka-work from home ka muna pa rin talaga. Ganun. Ako, possible na. Then, bumalik. Dami ko ding inuuwing work eh. Kasi yung inuwi kong work ngayon, parang pang 2 months siya. Oh? So, if ever nagawin siyang ganun, possible na hindi na naman papasukin yung mga yun tiga-tugin siya. So, yun, ewan ko, parang hindi ko na ata siya ma-imagine na babalik. Kasi di ba ngayon nga maluwag mo? Parang hindi ko ma-imagine pag ang tahimik na naman. Yun din. Yung hindi ko maano, parang shocks. Para tayong bumalik sa oo. Parang nag-ano tayo, square one. Di ba parang? Ewan, sana kasi nagawa, ewan, ayoko din naman mag-ano. Pero sana po kasi ginawa niyo na po, di ba? And I mean, sana kasi, like, ewan ko, hindi lang kasi nila, ano eh, parang sineryoso nung una pa lang. Sana nung una pa lang, like, yung, I mean, di ba? Ang hirap magsalita eh, pero, di ba? Gets na. Ang hirap magsalita, pero magsasalita po kami. Wala po makakapigil sa hindi kasi nung, kung nung ECQ, doon sila nag-super effort tungkol sa mga testing, ganyan. Hindi, so, pero ang, wait. Kasi very limited kasi ang, ano, di ba? Very limited ang labas ng tao pag ECQ. Uh-oh. Eh ngayong lumalabas na tayo para mag-work for the economy, sabi nila. Ngayon sila super effort na mag-contact tracing. Eh paano mag-contact tracing? Kunwari ako, ang dami ko nang pinuntahan. True. Di ba? Yung ganun. Mm-mm. Pero ano ako naman, ano sasabihin kay? Yung pinapoint out ko kasi even before, 'di ba, last year pa lang alam na nilang mayroon ng outbreak sa China, 'di ba? But then ayaw ko na but then the president of the Republic of the Philippines. Hindi, pero I mean, ayun lang kasi 'di ba, alam na natin yung source eh. Kung nasan talaga siya. Pero hindi pa naging mas strict. Hindi naman sinabi isara yung borders natin for them. Pero sana kung naging mas maagap sila, mas ano, naging stricter sila sa pagpasok at pag-monitor ng mga pumapasok dito sa Pilipinas. Hindi sana, hindi magkakaroon ng sobrang ganto, di ba?
Noong alam mo, parang ano tayo Parang, ano man tawag dito? Hindi ko alam kung kasama ka doon, yung mga maingay sa Twitter. Hindi ko alam. So, ano yan? Hindi mga maingay, let's say hashtag mass testing, mga ganon. Hindi naman. Hindi naman ako medyo maingay. Like, ang ginagawa... Yung parang, Ang ginagawa ko lang ginagawa is, mo? Nire-retweet ko lang yung, ano, yung daily positive cases sa ng COVID. Kasi para, alam mo yun, mas, yun. Yan. Mas malaman ang ano, napansin ko, sa tweet, lalo na sa Twitter, diba sobrang daming woke doon sa Twitter. Yes. Ano, I mean, positive and negatively woke. Mga woken people. Woken people. Hindi, parang, kasi kunwari, let's say, nagkaroon na ng, ano, ng let's say, bago pa yung super lalang COVID. Sa Twitter, marami na nasasabi na dapat medyo maging strict na if not close the borders of the Philippines to foreign nationals from China and other countries na may positive ng COVID. Tapos ilang araw yun, maingay sa Twitter. Pero yung gobyerno is parang wala lang. So sinabi pa nila, hindi pa naman kailangan. Tapos ang daming mga nasasabi na, kayo, puro kayo internet, nagre-reklamo kayo, ganyan, ganyan. O, after ilang weeks, pinose na yung border. So, edi, syempre, yung mga tao naman sa Twitter, ayaw mo kasi maniwala eh. Yung ganon. Oo. Parang yung sinasabi ng mga taong Twitter, na gawin, hindi nila papakinggan. Mm-hmm. Tapos, pag isang araw, nagising sila na malala na, dun lang nila malaman, oh, sige, tara natin yung border. Parang yung mass testing. Yung mass testing, sinasabi na siya sa Twitter for a very long time na. Parang March pa lang, sabi mag-mass testing na. Kung intindi ng gobyerno, ang mass testing is itest mo lahat. Mm-hmm. Kung sinasabi ng iba, hindi. Itest mo yung mga kailangang itest. Mm-hmm. Mga frontliners, mga asymptomatic, yung mga gano'n. Wala, hindi yung pinapakinggan ng gobyerno. Hanggang sa parang this past few weeks, sabi ng DOH, mukhang kailangan po natin mag-mass testing. Diba? Ano ba yun? Ano yung, meron ako nabasang tweet mo. Yung parang Internet Explorer has left the group. Ikaw ba yun? Yeah. Diba? Sobrang tagal yung mag-load. Oo. Parang, hello, ano ba? Ano, nag-75,000 na tayo, tsaka pa lang tayo medyo mag-iisip-isip, gano'n? Medyo nakakalungkot siya. Pare-parehas, physical, mental health, wala. Ayaw kasi nilang parang mag, ano eh, yung unahan. Yung parang, ayaw ka. Nag-frustrate ako. Parang feeling ko ang motto nila is, ano, cure is always better than prevention. No! Ganun-ganun sila. No! Ano, wag natin iwasan, pagalingin na lang natin yan. Ganun. Just me, yo. So, ang pa-take away ko this time, anong message mo sa mga may cabin fever dyan? Kasi may friend ako, friend natin yun, high school friend. Hindi ko na siya papangalanan. Pero pinag-work from home din siya. Tapos, the entire 4 months ng quarantine, once lang siya lumabas ng bahay. Oh my gosh, talaga. And so, then kilala ako na hindi talaga lumalabas at all. Oh. Kaya alam mo, yung feeling ko somehow. Spill the tea. T-E-A. Kaya feeling ko kahit paano may mga kaibigan tayo dyan na may cabin fever. Yeah. Ano man sabi mo, Kat? Sige. Ako? Bilang ikaw na wala kang cabin fever. Ano masasabi mo? Share mo yung ano mo. Share mo yung thoughts mo na parang yung magka-cabin fever. Ayun nga, yung tama yung ano, yung binasa, yung tips mo na nakuha mo sa article. Kasi nga, yung parang pinaka-important dun for me is like, may routine ka. Pero like, bigyan mo rin ng days na sobrang wala kang gagawin. Like, kunwari yun, weekdays. Oo, right. Kasi di ba parang kapag inisip mo naman na lagi na kailangan mo maging productive, kailangan may gawin ka everyday, mapapagod ka na rin, di ba? So parang, sa hindi mo,
parang magtatagal na ayaw mo na rin siyang gawin kasi pagod ka na nga. So, ayun. Wala ka na. Parang, ano ka naman, parang maumay ka na. Kasi super duper paulit-ulit. Yeah, ganon. So, ayun. So, ako naman siguro, ano, tama yung article na binasa yung routine. Yung feeling na hindi niya sasabihin ko, Kat, pero sinabi mo, so kailangan kong mag-isip ng bago. Oo, medyo kailangan natin mag-isip. Ako, naisip ko na, okay, siguro go. Try to learn something new. Yes, true. Uh-oh. Diba? Try to learn something new. Something out of your comfort zone. Yeah. Kumari, ako ay isang, let's say HRM graduate ako. Mm-hmm. Siyempre, mostly alam ko management, more on pagluluto, ganyan-ganyan. Eh dahil nasa HR na ako ngayon, kahit na medyo, sabihin natin na, meron pa rin ako nun eh, parang part pa rin yun ng HRM, pero hindi sobrang focus doon. Mm-hmm. So ngayon, dahil nandun na ako sa parang industry na to, sa human resources, gusto ko na nung mag-explore ng, di ba may mga online, may mga webinars, yes, may mga online classes na libre mm-hmm. lang, yung mga nagbibigyan ng certificate, yung mm-hmm. mga ganun. So, trying to learn something new, guys. Yeah. Something na hindi mo akalain na, pag-aaralan ko to, yung ganun. Something exciting. Kung ayaw diba? Naman, like, kung ayaw naman na to learn something new, like, try to do what you've always wanted to do but doesn't have the time to do it. Yeah, exactly. Coming from Kat. I love you, Kat. Thank you. Love you too. Totoo yun. Yung mga, sabi nga nila, balikan mo yung mga, yung mga hindi mo magawa na gusto mo. Mm-mm. Kasi this is the time Mm-mm. when you have yeah. so much time. Diba? Totoo. Mm-mm. So with that, nagulat ka. With that, guys, let us know what are your thoughts about our hashtag cabin fever. Kung meron kang cabin fever, sabihin mo. Kung wala kang cabin fever, maswerte ka. okay, syempre, lagi ko sinasabi to, we always want to hear from you guys. Pating na akong ganyan na kasi we want to hear from you. So if you have a topic suggestion or meron kayong message for us, you can always reach us at House the Podcast. Tama ba yun, Kat? Yes. House the Podcast. Or you can actually send a message sa aming Anchor site. Ito yung pinakamahaba. It's Anchor siya. It's anchor.fm/the-house-of-us-podcast/message. Or feeling ko, Kat, kasi hindi pa ako nakapag-check ng na Anchor. Pag nasa Anchor ba sila, pwedeng i-search na yung yeah, yung The House of Us. Yes. Yun, i-search na lang kami para hindi na tayo paulit-ulit sa house. The House of Us. So, yun. Join us again next week for another dose of The House of Us. This has been Patrick. This has been Kat. Sawadee ka! Bye. Sabayan nila kami ng kanalang mga